Yung pong pagbili po ng mga modern units ay hindi po nakasalala yung pagmandato sa mga transport service ng DOTR at LTFRB o ng pamahalaan as a whole. Ang pagbili po ay nakasalalay doon po sa pagpili ng ating mga transport service entities. Ang role lang po ng gobyerno ay ibinigay lang po yung Philippine National Standard para po maging basihan ng ating pong mga distributor, yung ating pong mga manufacturer kung ano po yung specifications. At bukod po doon, napakalinaw po doon sa Philippine National Standard na dilabas po ng ating Department of Trade and Industry na hindi po limited yung ating design. For as long as makapag-comply ng specification at po yung mga requirement na nakalagay sa PNS ay pwede po nilang bilhin yon. But hindi po ang DOTR at LTFRB po ang nagsasabi kung ano ang bibilin, kundi ito po ay nakasalalay doon po sa kanilang kooperatiba o kaya korporasyon. We would just like to clarify that no government agency or official is forcing any cooperative or transport group to buy the most expensive model. The models that underwent, clarify ko lang po, the models that underwent certification process from DOST, MIRDC, LTO, and DNR prior to the issuance of the Certificate of Compliance by the DOTR. Ito po yung certification that is being also provided to the lending bank. So, listahan na yun, ilan po doon yung mga foreign manufacturers at ilan doon ang local? Wait, we'll look at the data. We have that before but marami din pong local manufacturers nakasama doon sa listahan na po na yun. Majority naman doon sa mga na certified na suppliers are actually local manufacturers. Unang-una po, I'd like to state that the DOTR family has always been attending yung mga hearings called by our friends in Congress, sa Congress, sa Senado, at lagi po nag-attend yung mga members ng DOTR family, and we appreciate such invitations dahil po nagkakaroon ng mga clarity on certain accusations from different sectors.